Okay, alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Unang-una, nagpapasalamat tayo dahil bumisita kayo dito sa Sanggunian Panlungsod. Ang kasalukuyang programa natin ngayon ay yung tungkol sa road clearing operation. Tayo po inilagay dyan ni Mayor ng chairman ng task force. Ngayon po ay kasalukuyan nag-clearing ang mga ating mga tauhan. May barangay Rorugagos, Timbanganan area, yung sa may 21 barangay. So, hopefully, mga tatlong araw ngayon, matatapos yung final na road clearing natin. O, kailan po nag-start? Nung pagbaba ng executive order galing sa national, nag-umpisa na po kami doon. So, tapos na tayo dito sa may barangay Saber, sa may boundary ng Biabadamag hanggang doon sa may Matampay. So ngayon, yung sa mga city road, tayo nag-operate. Hopefully mga tatlong araw, matatapos tayo doon sa may mga city road natin. So sa loob po ng city, wala pa po? Marami nang natapos. Yung nabangkit ko dito sa may National Highway, tapos na tayo doon. So siguro mga 30% ang kasalukuyan na tinatrabaho ngayon. Saan po yung National Highway? Saan yung po banda? Magsisimula tayo sa may Matampay going to Marantao. Okay. Yes. So yun po ang road clearing natin. Yung mga illegal vendors, mga illegal parking, tinatanggal natin yan. Pati yung mga hump na hindi sa may mga barangay. So i-start kayo sa city. So how about the rest barangays? So naghihintay tayo ng order galing sa national doon sa may barangay kasi hindi nakaano doon yung siguro yung barangay road isusunod natin yan. Noong unang pagbaba ng iunang national, halos lahat ng barangay nakapag-clearing tayo doon. So titingnan natin kasi ang nangyayari diyan pag iniwanan natin yan ng mga ilang buwan o minsan may bumabalik. Yun naman ang tinatanggal natin. Opo, hanggang 3 days. Okay, so right after City Road at saka National. Okay, so after that, ibababa na sa mga barangay. Barangay to barangay tayo. Pero tapos na yung barangay nung una pa. Ang titingnan natin kung may binalik na naman. Regarding po sa traffic natin, kasi ikaw po yung vice mayor, no? So, sa'yo po na po itatanong. Regarding po sa traffic natin sa loob ng Morales City, kumusta po? Tungkol naman doon sa traffic, alam natin, halos sabay-sabay yung pagsasaayos ng ating mga kalsada. May mga sumasabay pa ng mga illegal terminal. Yun ang tinitingnan natin. Yung sa illegal terminal, may po tayo dyan, may ordinance po tayo dyan, resolution, na lahat yan tatanggalin. So, ang nangyayari dyan, yung mga illegal terminal, habang iniintay natin yung pagbukas ng malaking terminal dyan sa may GMA, tinatanggal natin yan. So, siguro next month, lahat ng mga terminal, doon sa may GMA na tinilalagay, yun ang order ng ating butihing mayor. Okay. Speaking of terminal, ano pong nakalagay dyan? Opo. mga terminal, dyan natin ilalagay. Yung mga motor, wala tayong binigay na terminal dito sa may sa loob ng Marawi. So, ang rule ng mga motor, city limit lang sila. Mike, color coding po ba kayo? Yes. Dalawang coding yan. Red at saka blue. Ano so, yung Monday, red? Monday yung red. Yung blue. Kinabukasan yung red na naman. Nasa na tayo ngayon, may naka-registered na 2,300 na motorcycle sa Marawi. So, titingnan natin dahil pinag-aralan ng ating team kung pwede natin gawin tatlong shifting yan. Masyadong marami yung motor natin dito.
Ang nabibitawan natin na bawat araw ay 1,000 plus. So titingnan natin pagkatapos ng mga kalsada natin kung pwede yung hatiin ng dalawa. Oo. Bale, pag red po ang araw ng red, kailangan po yung the rest the color magstay ng bahay? Yes, yes. Kung lalabas sila, may ano yun, kinabukasan. Okay. Yun siya, ano, shifting sila, shifting. Mm-hmm. Na-encounter po namin na mga media while we are roaming around inside the city. So nakikita po natin yung mga motor na kung saan-saan po sila nakapark. At saka mga pasaway po sila, minsan po habulan sila. Yan po ang problema natin dito sa Marawi. So ang number one po na concern ng mga constituents natin dito sa loob ng Marawi City is bakit daw po mahal kung mag, yung pamasahe ng motor kahit dyan lang po sa malapitan. Tungkol naman dyan sa ano, talagang yan ang hamon sa amin. Alam natin yung mga kababayan natin minsan hindi sumusunod. So tungkol naman doon sa pamasahe, pinag-aralan ng aming team, kinausapang yung may hawak ng regulatory board ng LTO para pag-aralan yung ano, maglalagay kami diyan ng isang programa nila, yung task force, maglalagay tayo diyan ng hotline number at saka alam natin yung mga naka-register na motor sa atin. Pag na-finalize yan, pwede tayo magsumbong sa aming opisina. So magkakaroon kayo ng hotline number? Opo, opo, magkakaroon kami. Ilalagay dyan itong pag-renew ng mga ano, mga tricycle. Magbibigay tayo ng hotline number ng task force LG Marawi. Okay, sir. Ito pong pinaka-trending po ng trending po ngayon sa social media regarding po dito sa nasunugan sa Sagunsungan at saka doon sa Matampay. So ano pong dahilan po kung bakit wala tayong fire truck? Tungkol po dyan sa mga may nasunugan, alam natin wala tayong fire truck. Matagal na tayong humingi, may pundo pa dyan. Aywan ko lang kung anong nangyari dyan. Tinitingnan ng ating city mayor. Bukod doon, yung pangako sa atin ng national, kasi may mga 80 kung hindi ko makali, mga 80 million plus yung budget. Ang nabili lang nila isang coaster, isang ambulance, tsaka yung itinayo diyan na yung fire station na maliit. So sa ngayon may plano ang ating city mayor na pirmahan na namin na bibili siya ng dalawang fire truck. Baka hopefully mga next month or napirmahan na namin sa sanggun yan kasama doon yung dalawang fire truck. Ilan po yung nasunugan po sa Sagunsungan? Actually, yung ano doon, yung eskwelahan doon na temporary. Central school. Central school. Yun lang ang ano, walang nadamay na ibang... Wala po bang ibinigay ang buting mayor natin para po sa kanila? Sa ngayon, ang ginagawa ng ating masipag na mayor, every Monday, lahat ng mga heads ng opisina, nagkakaroon ng update, siguro mapapag-usapan ngayong Monday yung tungkol sa sunog na yan. So, wala po ba mga reklamo dito? So, yan lang ang ano, paramihan dito sa naakyat dito ng mga problema. Yung tungkol naman sa ano, minsan yung alam natin na dalawang beses tayo nagkaroon ng malaking problema. So ang problema palaging inaakyat dito yung sa mga shelter natin. Mm-hmm. Yung suporta sa kanila. So may ano yan na may ayaw ng ating city mayor katatapos lang
itong dalawang shelter natin sa may sa Bunsungan at saka sa Buganga. Tuloy-tuloy yan. Siguro yung mga parating na mga tulong sa atin, sasabihin na lang sa kanila. So sir, regarding naman po tayo sa Ground Zero diyan po sa ano po yung nakikita po natin sa social media na ang natapos lang po is yung bridge natin saka yung flat screen. Totoo po ba yun? Hindi. Diyan ako dumaan ngayon sa may Ground Zero. Yung mga kalsada natin, halos sa loob, natapos yung mga drainage, yung mga ano lang sa may mga crossing, yung pagka dugtong ng mga ano, halos tapos na yan lahat. Yung sa Grand Padilla natin, may mga 30% tayo. Siguro kaya hindi nakikita sa hindi ano ng ating mga kababayan dahil hindi napapasukan yan. Yung sa may Quezon Avenue, ngayon doon ako duman. Tapos na yung 2 lanes. Ang tinatapos lang doon, tatabunan yung mga drainage, tapos siguro kaya hindi pa natabunan dahil hinihintay nilang water district para mag-install ng tubig. Mga siguro may mga 30 to 40% tayong natapos diyan. Infra. Okay sir, any message? So, yun lang siguro. Maraming salamat sa iyo at binigyan mo ako ng pagkakataon na ma-interview. Ang ipaparating natin sa ating mga kababayan, nagtrabaho po ang city government sa pamumuno ng ating masipag na mayor. Alam natin yung mayor natin, talagang ano yan sa kanyang trabaho, lahat ginagawa para lang makabangon tayo sa Marawi. So maraming salamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.